Ayun mga paps, bago natin simulan ang restoration ng chicken pipe na to, i-sound check muna natin. Okay mga paps, simulan na natin ang pagre-restore sa chicken pipe na ito. Yan na nga mga paps, nabaklas ko na yung pipe, kalawang na, need na talaga itong restore yung chicken pipe na to. At bukod doon wala din tong fiber kaya medyo basag yung tunog niya. So yan mga paps, gagamit ako ng mini grinder para malis ko yung emblem, tatagtagin ko yung tawag dito, yung rivets para matagtag natin yung emblem. So, mga paps, hindi umubra yung mini grinder. Kumuha na lang ako ng drill para talagang surebol na. Ayun mga paps, natagtag ko na yung emblem using drill. Ngayon naman, tatagtagin ko yung chicken tip kung tawagin. At sunod naman yung pinaka tip niya. Sunod naman mga paps ay magliliha na ako ng chicken pipe using 240 grit sandpaper kasi yun lang kasi yung sandpaper sa amin eh, kaya yun na lang ginamit ko. Alright, let's go! Ngayon naman mga paps ay wet sanding naman yung gagawin ko para talagang alis yung mga kalawang.
sinabon ko na rin siya para talagang tagtag yung mga langis-langis para kapit na kapit yung pintura. Sunod naman is yung elbow naman yung ating lilihain. Ayun mga paps, iwe-wet sand din natin siya. Ayun mga paps, sinabon ko na rin siya. Note lang mga paps, tuyuan nyo agad pagkatapos para maiwasan natin yung pangangalawang. Yun lang. So, isusunod ko naman is yung tip ng pipe. Lilihain ko na rin, tsaka iwe-wet sand ko na rin. Ayan, sinabon ko na rin para kapit talaga yung pintura. At ayan na nga mga paps, nalinis ko na, natuyo ko na, bubugahan ko na lang siya ng high temp na pintura. Ayan nga pala mga paps ang gamit kong pintura, Boss ni High Temp na aluminum ang kulay. So ngayon mga paps, papatungan ko na siya ng first coat. So mga paps, hanggang third coat po yung ginawa ko. Tignan na lang video para hindi umaba yung video. Ngayon naman, elbow naman yung bubugahan natin. Hanggang third coat din yung procedure. At yan na nga mga paps ang kinalabasan ng Boss ni High Temp Aluminum. Oh yeah! So, sinimulan ko na mag-assemble bago ako maglagay ng fiber. Dito ko na sinimulan nalagyan ng fiber ang chicken pipe. So ang ginawa ko dito is siniksik ko hanggang sa mapuno talaga. Talagang punong-puno ng fiber, siniksik ko talaga siya. Ayan mga paps, kung makikita nyo, punong-puno ng fiber, siniksik ko talaga yan. So yan, ikabit na natin yung pinaka-tip niya. Okay! Ayan, assemble ko na. Ngayon, sound check na natin ang pipe.
At dito na nagtatapos mga paps ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana po ay i-like nyo, i-share, or mag-comment kayo. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa mga next videos ko. So, dito nagtatapos mga paps. Maraming maraming salamat po. Goodbye. Peace!